Vista, welcome po sa ating cooking tour, kitchen skill tutorial din. Well, nakaraang video natin ay nagluluto po tayo. So ngayon ay kitchen skills naman ang pag-usapan natin, kitchen tutorial. At ipapakita ko sa inyo ang ating pinaka-importanting gamitin sa kusina. Ito po, ito yung knife. So, tuturo po natin kung paano mag-maintain ang ating kutsilyo sa kusina. Kasi ito talagang pinaka-importante sa mga mamsis, sa mga kasambahay natin para mapadali yung pagluluto natin. Right? So, pag-usapan natin ang mga parts ng knife. Kasi kadalasan sa atin, hindi naman kaya pinapansin yung knife. Pero kailangan talaga to sa kusina. Right? So, itong mga parte ng knife. Yung dito, ito yung point ng knife. Then, itong dito sa ibabaw, ito yung tinatawag na spine. Itong dito. Then, ito yung handle niya. At saka yung nandito, ito yung bolster. Yan, ito yung the strongest part of the knife. Yung bolster. And then, itong nandito, ito yung blade ng knife. Itong dito, ito yung edge niya. Ito yung cutting edge. At saka ito, ito yung heel. Right? Baga sa sapatos, ito yung pinakatakong niya. Then, some of the knives, they have rivets here. Right? Pero ito, wala. So, sa pagbili nyo ng kutsilyo, kailangan pipiliin nyo yung buo. Yung, I mean, 1/4 meter. 1 meter, walang dugtong. Right? Yung kutsilyo niya. Para matibay yung kutsilyo. Napapansin nyo na dito, minsan napuputo yung kutsilyo dito kasi may dugtong. So, dito kadalasan napuputo siya. Right? So, piliin nyo. At saka, high carbon stainless steel na kutsilyo yung bilhin nyo. Ang pinaka-ideal na length is 8 to 10 inches ang kunin nyo. Yan, accessible yan. Madaling gamitin sa kusina. So, yun ang piliin nyo. Gaya na po ng sinasabi ko, kailangan yung kutsilyo natin laging matalim po para masarap gamitin. At saka iwas na rin tayo sa disgrasya. Kasi pag purol yung kutsilyo nyo, there's a tendency na masusugatan po kayo kasi hindi na naitama yon in the right direction na gusto nyo patama yung kutsilyo kasi dumudulas yun. Now, papakita ko sa inyo paano paghasap ito. So, ito yung sharpening stone natin. Yan. So, hasain natin yung kutsilyo. Yan. Kailangan po ay 20 degrees. Yan, sasaan natin. Yan pong distance na yan, tsaka rito, is 90 degrees, no? So, kalahati niyan, ganyan, is 45 degrees. So, kukuha tayo ng kalahati, ganon. So, ganyang posisyon ang paghasa nyo ng kutsilyo. So, ganyang angle. Itong angle na to is 20 degrees. Hindi yung ganon, hindi yung ganyan. Kasi 90, 45, then 20, ganyan. So, yung degrees na yan, yun yung tamang 20 degrees na paghasa sa kutsilyo. So, first thing to do is basahin muna natin yung sharpening stone natin. Yan. Basahin natin yan. Anyway, sa rough, dalawang surface ito. Dito sa rough muna kayo maghasa muna. Okay? Then, sapinan nyo ng cloth sa table para hindi siya dudulas. So, ganito po ang paghasa niyan. 20 degrees is ganyan, right? Itong angle na to is 20 degrees. So, ang paghasa nito is from heel to the point stroke. Mula dito sa heel, paganyan. Right? Paganyan. Mula sa heel, yan, to the point. Yan. If you do 5 strokes from the heel to the point like this, then, pagbaliktad nyo po, gawin nyo po, same number, 5
5 stroke, then 20 degrees from point to heel naman. So ganon, right? Point to heel. Yan. Yan. Then baliktarin na lang po from heel to point. Again, 20 degrees. Ganyan po. Right? Yan. Tapos, again. Yan. So, kung ilang stroke ang ginawa nung pag galing heel to point, ganun din ang number of stroke from point to heel. Ganyan. Then, after that, you have to turn the sharpening stone to the smooth surface. Dito naman tayo sa smooth. Kanina sa rough, dito naman tayo sa smooth to make this knife fine edge, right? The cutting edge will fine. So, same way, 20 degrees from heel to point, one stroke like that, right? Heel to point. And then again, from point to heel, ganyan lang po. So, pabalik-balik lang po ang paghasa natin. Yan ang procedure ng paghasa natin. So, ganun lang po. And then, kung mayroon po kayong sharpening rod, yun po ay pag-maintain siya, edge niya, yung cutting edge niya na smooth talaga. Okay, so yun lang po. Napakadali po ang pag-maintain ng knife natin. Kailangan lang po lagi siyang sharp. Right? Lagi siyang sharp para madali siyang gamitin. So pagkatapos nung hasain yung kutsilyo nyo ay hugasan nyo, tsaka sanitize, tsaka itabi. At isa rin pala, pag bumili ka ng kutsilyo, huwag yung wood handle. Kailangan rubberized siya or plastic, yung hard plastic. Huwag yung, wood kasi conductor siya sa mga risk of bacteria ang wood. Huwag niyong piliin. Right? So, pagkatapos yung hasain yung kutsilyo nyo, ilagay nyo sa lagayan, safety. Kailangan tuyo siya, hindi siya basa. Then, ito, hindi na kailangan hugasan to, no? Pagkatapos nyo, kailangan punasan lang to. Right? Punasan lang yan. Tapos, itatabi nyo. Huwag nyo basain ng basain kasi hirurupok din yan. Napapansin nyo, ay nababali din yan. So, punasan lang po yan at saka itabi. Yan po. So, I hope nakapagbigay ako ng kunting kaalaman o idea sa inyo. Sa susunod nating video ay magluluto naman po tayo. Bibiyahe na naman po tayo at magluluto. Let's see. Basta magbibiyahe tayo. Hindi ko muna sabihin kung saan. Pero bibiyahe tayo at lulutuin natin yung paboritong luto sa isang lugar na yon. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat po sa inyo, sa aking mga subscriber po. Maraming salamat. Nawa hindi kayo magsasawa sa pagpanood sa akin. At saka, yung mga hindi pa po subscribe, paki-like na lang po. Paki-subscribe. Paki-hit na rin po yung notification bell para ma-notify kayo sa susunod ko videos. Yung nga pala, shout out nga pala sa Batch 80 dyan sa SMI. Batch 80. Happy New Year po sa inyong lahat. Pati na rin po ang St. Helena, Trupa St. Helena. Happy New Year po sa inyong lahat. So, yan po. Hanggang sa muli. Again, I would like to say thank you very much for watching. And I will see you soon. Bye!